Okay, once again, hello at kumusta sa lahat ng mga katiits natin, no? So, gagawa lang tayo ng video, follow-up natin sa naunang na-upload natin, no? Tungkol dito sa multi-rad detector at furlong range locator na sinabi natin na huwag gamitin pag makulimlim ang panahon or maulan, no? Dahil may posibilidad na tatama yung kidlat doon sa gadget natin. So dahil doon, maraming nag-message sa atin, nagtatanong saan ba magandang lugar ilagay yung gadget doon sa bahay. So lilinawin ko lang mga katiits na kapag hindi natin hahawakan ating gadget, hindi po ito magkakaroon ng buhay or enerhiya, no? So safety po ang gadget kahit gaano kalakas yung kulog at kidlat, basta ito ay hindi natin gagamitin o hindi natin nahahawakan. Okay, so ipapakita ko na rin dito yung kabuuhan sa combo namin, no? Dahil dun sa una-unang video ay medyo malabo yung mga pagpakita natin sa combo. So dito gagawin nating malinaw yung combo namin. So actually ay dito sa combo namin hindi po natamaan yung KTH natin, no? Siya po ay napaso lang dahil sa kunting spark ng kidlat ay nagkaroon ng reaction yung multi-rad detector na hinahawakan niya. So makikita natin na napapaso yung kamay niya. So doon pa lang ay masasabi na natin na talagang may buhay ang gadget natin, no? So isipin mo na kahit yung hawakan ng ating gadget ay plastic, ay nagkaroon pa rin ng heat at napapaso yung kamay. So ipapakita ko muna ang video o yung combo namin, no? So basahin nyo lang ng mabuti. Okay po, sige. Po ang kabuuhan sa aming conversation sa katiits natin. So siya mismo ang naka-experience na nag-receive ng
kunting kuryente, no? Yung gadget natin, no? Sabi niya, masilan pala, no? Kunting spark lang ay nangungoryente yung handle, no? Hindi niya akalain na magkaganon kasi yung handle nga ng ating gadget ay plastic. So isa lang yan sa patunay, mga ka-TH, na talagang mayroong buhay itong gadget natin, no, kapag hahawakan natin. So ulitin ko po, ito po ay reminders sa lahat na may mga multirad detector at far long range locator. So wag natin gamitin o wag nating hawakan yung mga detector natin kapag makulimlim yung panahon or maulan o mayroong malakas na kulog at kidlat. So sa huling combo namin, magbabasa ninyo ka-TH na sinabi niya na excuse po, sinabi niya doon na tatlong bili, no? Ibig sabihin mayroon na siyang ibang gamit o gadget. Pero dito sa multirad detector natin, na experience niya yung kakaibang experience na nangungoryente yung gamit o gadget. So isipin natin na yung gadget natin ay wala yung baterya, pero bakit nagkaganon? So yun lang po, no? Ulitin ko, ito po ay reminder sa lahat ng may multirad detector at far long range locator, no? Yung galing sa akin, ha. So yun lang po, no? Okay, ingat na lang, and then God bless sa lahat na mga ka-TH, no? Sana ay magtagumpay lahat na trabaho natin. Okay, maraming salamat.